natin mismo si Police Director Benjamin Magalong, ang pinuno po ng Board of Inquiry na nanguna sa investigasyon ng Mama sa Panood. Director Magalong, magandang hapon po. DJ, magandang hapon sa inyo lahat at magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Apo, at kanina nga po, inapakinggan ko rin yung press conference na isinagawa po ninyo, yung mga parang ambush interview na ginawa po sa inyo ng mga reporters dito sa Krami. Ano po, idiniin po ninyo na itinaya talaga ninyo dito ang integridad, hindi lamang ang individual na integridad, kredibilidad ng mga namuno o nanguna dito sa BOI, kundi pati po yung mismong organisasyon ng PNP, General. Tama po yan. Tama Apo. Po yan, Gigi. At pinapanindigan po namin. Apo. Pero kanina po, meron din po kayong analogy na binigay. Kagaya po nung isang plebo sa PMA, yes, na kasama po yung kanyang ama na dating opisyal. At nung makasalubong, yung base sa analogy nyo, nakasalubong po yung isang upperclassman sa PMA, ay hindi po sumaludo yung pong plebo dahil po sa instruction nung tatay. At kasunod po noon, nabanggit nyo po, kumbaga, taong bayan na maghusga, pero kung tama ba yon ay morally o ethically, ay may question doon. Definitely. Tama yun, Gigi. Sa amin sa BOI, we're just stating the facts. Apo. At bahala na yung bayan at yung mga different investigative agencies mag-determine kung ano yung mga liabilities ng mga nasasangkot, yung mga personalities na involved. Apo. Kumbaga, legally, talagang dahil nga po hindi bahagi ng chain of command, quote-unquote, yung pangulo ng PNP, ay hindi siya legally mananagot dito. Wala siyang liability, criminal liability, administrative liability, talagang wala. Apo. Pero ang issue ay more on sa side ng ethics or kumbaga yung moral issue dito po sa naging desisyon, pakikipag-ugnayan kay General Purisima bilang sa suspendido ng FNP. Nabanggit ko na yan kanina, Gigi. Apo. At pabayaan na natin ang bayan na maghusga. General, kung mamarapatin niyo po, paano po ba talaga naging kwentuhan nyo ng Pangulo nung kayo po ay inimbita? Kung maaari nyo po ibahagi sa akin. Maganda naman ang aming pag-uusap kaniya nung isang araw. At he was very calm, he was very professional. At talagang it was a free-flowing discussion, very spontaneous din yung mga kasagutan. In fact, pinakita rin niya sa akin yung mga cellphones niya. Kasi may mga katanungan din ako tungkol dun sa koordinasyon, tungkol dun sa text messages nila ni General Purisima. At pinakita niya sa akin yung mga, yung laman ng cellphone niya mismo, at talagang nakita ko doon na wala talaga yung, may gap talaga yung from 11 o'clock to 6 o'clock. Apo. Meron din nakita ko rin yung nabanggit niya sa akin na nabigyan niya ng instruction si General Purisima na mag-informahan si officer in charge. Apo. Inamin niya sa akin na hindi si General Napeña sa kanya nabigyan ng instruction, kundi si General Purisima. Apo. Para informahan si officer in charge. Apo. Meron din siyang nabanggit na nung tinanong ko siya tungkol dun sa pahayag ni General Napeña na tungkol dun sa coordination na time on target. Apo. Ang banggit niya sa akin, talagang hindi naman talaga comprehensive yung usapan nila tungkol dun sa time on target. Uh-huh. At hindi rin komprehensibo ang kanyang pag-unawa sa time on target coordination. Apo. All the while, ang akala niya doon is talagang may prior coordination with the Armed Forces of the Philippines. At binanggit rin niya na in fact, nung umaga, nung bago sila sumakay sa eroplano, nabanggit pa niya kay General Delgado na yung ating eroplano, naka-ready ba yan? Ng Air Force. At si General Delgado mismo, ayon sa aking isang source din, nagulat pa rin daw. Ano na kaya? Only to find out na pagdating nila sa Zamboanga, sa kanya na-realize, ayun pala yung operation doon. Kaya nakapagpadala kagad sila ng eroplano sa Awang. Around 11:30, may dalawang helicopter kagad na dumating doon, na Huey helicopters. Apo. So yun ang mga iba sa mga importanteng na pag-usapan namin doon. Paano po yung kumbaga naging
pagtatanong, paano po, tuloy-tuloy ho ba yung pagtatanong sa inyo ng Pangulo o tuloy-tuloy lang siya sa pagkukwento po? Tuloy-tuloy ang kanyang pagkukwento. At yung sa akin naman, pinapayagan lang niya ako magtanong. Kung isa nga, sabi ko, sir, pasensya na po kayo, medyo baka masaktan po kayo sa mga tanong ko na ito. Okay naman siya, sabi, hindi. The truth will set us free. Tama lang yan, tanong niya. So it was a very, sabi ko nga sa iyo, it was a very cordial meeting. Apo. Maayos lahat at diretsuhan lang ang usapan. Apo. Bilang isang two-star general, kumbaga mabigat din po ba talaga na, alam niyo, presidente po yung kakarapin niyo. Ano po yung naging saloobin niyo po ng mga panahon niyo? Napakabigat din. Ganun na, alam mo yun, nilabasan ng aming report. Apo. Ano? In fact, kausap ko si Presidente, talagang ma-overwhelm ka rin na kausap mo yung Presidente. Actually, hindi naman ako lagi nauutal, pero doon kaharap ko siya, nagtatanong ako, nauutal ako eh. Talagang yung presence niya alone, talagang iba rin talaga. Yung Presidente yung kausap mo. No? But full respect. Ibig sabihin, binigyan ko siya ng full respect. I did not argue with him. I listened intently sa mga sinasabi yung niya. Facts na hawak niyo. Oo naman. Nilatag ko lang. At very professional naman ang aming meeting. Apo. General, yung pong, ito pong pagtatapos ng inyong meeting, lumabas nga po itong issue na keso maaaring mabaliktad o maiba na yung report. Paano po? Sarado na po itong report. Kung walang pwedeng magtangka na i-revise o parang ganun po ba? Tapos na yung report. Apo, tapos na yung report. Hindi na pwedeng baguhin yan. Apo, at nakita na rin na po. At nabasa na rin naman ng ating Pangulo. Apo. Yung report at hindi na mababago yan. As I said, these are statement of facts. Apo. Tapos na yung taming trabaho. Apo. Dissolved na kami. Apo. So, ngayon, nagko-concentrate na lang kami. Focus na lang namin is gampanan yung aming tungkulin. Apo. Katulad ko, yung CIDG Director. Apo. At Chairman of the Technical Working Group on Transformation. Apo. Sir, maiba naman po ako ng topic. Ano, yung investigasyon niyo po kay Ali Tambaco, ano po ang update dito? Okay. Sa ngayon, sila Tambaco at yung kanyang apat na kasama nasa CIDG pa rin, lock-up jail. Iniintay namin yung resolution ng National Prosecutor's Service at anytime soon nagbigay na kami ng mga kailangan pa ng mga documents, so hinihintay na lang namin ng resolution at from there hintayin namin yung decision ng korte kung saan sila permanently i-detain. Nakapagbigay ho ba sila ng mahalaga impormasyon na maaaring magamit po? Hintayin na lang natin siguro yung sa ngayon I cannot reveal anything. Yes sir. These are national security issues. Apo. Hindi ko pwedeng banggitin yung mga yan. At tuloy-tuloy pa rin ang pag-interview sa kanila. Apo. Pero itong Camp Crane ay hindi ba United Alert dahil dun sa kanilang pagkakadetain po dito? Hindi namin basta in-informan lang namin ang ating camp commander. Apo. At kung ano yung mga dapat nilang gawin, nasa kanila na yun. Apo. General, panghuling salita po, mensahe sa publiko, kaugnay po dito sa tinapos yung BOI report. Ano po ang nice yung papasalamat? Ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagsuporta sa Board of Inquiry. At ulitin ko po, yung amin pong naisulat po doon, sa amin pong pag-uunawa kung ano talaga po ang nangyayari. Those are the facts of the case. In-establish po namin yon at ayaw na po namin magkaroon po ng mga inferences o mga kung ano po ang mga bagay-bagay na pwedeng paghinalaan doon sa report na yun. Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon, General. Si Police Director Benjamin Magalong, siya po ang happy ng CIDG at nanguna rin po dito sa PNP Board of Inquiry na nanguna sa investigasyon sa Mama sa Panahon Encounter. Maraming salamat.